Good morning and happiness life, mga kalachis. So, sa mga ka-OFW po, alam ko marirelate kayo dito. Kasi napagdaanan nyo rin to at sure ako na nahirapan din kayo. So, ano ito? Ito yung tinatawag na paglilipat bahay. So, di ba tayo may kontrata tayo sa isang kumpanya? So, meron pa bahay yung kumpanya? So, nandoon yung mga gamit natin. Na pag natapos kasi yung kontrata ng kumpanya, lilipat na rin usi tayo ng bahay. So, lipat na naman uli ng ibang accommodation, bit-bit na naman lahat ng kagamitan mo, at bit-bit lahat ng mga tipong dala mo. So, mahirap din kasi, di ba tumatagal yung months, nakaipon ka ng mga gamit, so dumadami yung gamit mong bibit-bitin. And another thing, pang-apat na bahay ko na to guys, nalipat. Kasi una sa hotel, pangalawa dun sa Old Town, pangatlo ngayon sa city, ngayon pang-apat, ilipat ulit kami sa isang hotel ulit. Kasi tapos yung kontrata namin sa isang hotel, so lipat naman kami. So mamaya samahan nyo ako, pakita ko sa inyo yung ginawang paghahanda ko sa paglipat at ang aming bagong bahay mamaya sa atin. Kaya medyo inaantok ako guys kasi napuyat ako, almost 2:30 na ako natulog kasi naglaba pa ako para wala akong bitbitin nilabahin sa kabilang bahay. So guys, ano pang hinahintay nyo? Kung bago pa lang sa akin channel, don't forget to click subscribe, click notification bell, i-on mo na para updated ka sa mga susunod natin mga video. And don't forget to like and share. Please don't skip my ads. And maraming salamat. God bless. Life Change OFW Journey. Stay tuned here. Back mga ka-Life Change. So ngayon, ito na nga kagabi. Nag-pre-pack na tayo. Ayan, nakapack na siya sa karton. Ito yung mga gamit. So right now, nag-i-start na akong maghakot kasi lilipat na nga kami sa kabilang hotel. So, ayan. Ayan guys, so medyo mahirap kasi alam nyo ganito ang buhay ng mga OFW. So, takbo-takbo lang kayo palagi, diba? So, lipat-lipat palagi ng bahay pag natapos yung mga kontrata, natapos yung mga project. So, marami pa akong hakutin. Na ako guys, so ngayon ito naman yung hinahakot ko yung aking traveling bag. So, sasakayin natin siya sa kotse kay Tibito, okay? So, this is it, pass it guys! So, papunta na ako sa bagong bahay. So, naisakay ko na yung mga gamit sa likod. Actually, hindi pa full. May babalikan pa akong mga gamit. Ito yung pinakamahirap talaga sa buhay ng OFW, yung lipat, hakot. So, ito yung area. Ayan guys, so, Disyerto. Ayan, so, Disyerto pa siya. So, dito kami titira. Ito na siguro yung bahay, ito. So, bago pa yung building. So, this is it. Ito, yung building na yan. Nakikita nyo ba guys? Ano? Yan, yung bagong building na yan, dyan kami titira ngayon. So, mamaya itutur ko kayo. So, just wait and enjoy! O, buhat muna uli. Mainit sa labas, kitang pawis kami. So, andyan si Jimmy Boris, pawis din. So, welcome to our new house. So, ito yung area. So, papasok na tayo, may pa-door. House is yan, di ba? May pa-TV. Asan yung kuryente? Asan? Ayan. So, ito na tayo sa loob. Ayan! So, this is the receiving area. Dito magiging ating guest room. Ayan. So, ito ang toilet. Ito. Ayan, ito ang isang room. Ayan, guys. So, let's start na! So, magbuhat muna ako ng gamit, guys, for the meantime. Mga mamaya na tayo kasi madumi-madumi pa ako. So, isa-set up pa natin ito na mahusay para maging kwarto na talaga siya. Okay, guys? At tatlo lang kaming Pilipino dito. 1, 2, 3, so sama-sama kami right na uli again and again. Okay, so see ya later, bye-bye! So, this is it guys. So, ito yung itsura niya nung una. So, ito yung empty. So, after nito, baayos ko, papakita ko sa inyo kalalabasan ko ano magiging result ng ating room, okay? So, this is the ceiling. Ayan guys, so, diretso tayo, studio type siya sa, guys. So, dito, paglabas may toilet. Ayan, tapos mayroon na siyang sa labas yung powder room. So, ayan si sir. Ayan na. Kami dalawa na dito right now. So, inaayos namin ang aking kwarto. Okay? So, medyo pagod kami, guys. Ayan, guys. So, medyo pagod-pagod guna kami. Back, mga ka-life change. So, right now, medyo na-finish na natin yung ating paglilinis. Kaya, medyo pagod tayo. Kita nyo, guys. So, medyo nangungulas tayo. So, ayan, guys. So, kung makikita nyo, ito ang ating pa-TV. Yes, ito yung pa-hotel yan, guys. Ha, sa hotel. So, nilagyan ko siya ng isang receiving area kung may mga dalang pagkain, so they can put here, then kakainin natin, di ba? So ito yung kitchen. So pag meron naman door yung kitchen guys, so pagpasok mo yan, kompleto na yung kitchen natin. So meron tayong water dispenser, meron tayong refrigerator, ayan.
So may mga dami natin mga lalagyan ng ating mga gamitan at ang ating sink, eto. So meron na rin tayong cooking area dito. So this is the kitchen, di ba? So close natin. And then guys, toilet kasi importante yan eh. So ito yung two rooms. So dito yung isang ininamis yung ang aming QS, tapos ang aming senior planning also nandito. So ito may sarili itong toilet, so maganda siya. So talagang kulong sa room. Ito naman si sir kasi dito, lagi itong umaalis, so pumunta ito sa damam. So yung room lock lang siya, pero 15 days naman nandito rin siya nag-stay. So sa kapiliping mo naman kami tatlo, walang problema doon, okay? So let's go to the powder room. So ito yung powder room, diba? Nasa labas siya. Kasi kung may naliligo or may gagamit ng toilet for call of nature, so private. Ito dito naman kasi pwede ka magugas ng kamay, mag-toothbrush, so it can be possible, di ba? So let's go sa toilet. Diyan. So ito yung toilet. So English toilet siya. Oh, tapos ito ang shower room. Ayan. Ayan shower. So may naligyan din siya. Ayan. So okay naman siya so far. Maganda, malinis. So studio, di ba guys? So let's go now sa ating yung pinananabikan, yung before and after. So kanina, ito yung itsura ng ating area. Ayan, so nakikita niyo sa picture. Yan yung kanina. So minake-over natin siya, ito na po siya ngayon. So take a look. So ito na ang kwarto ni Kalife Change. 1, 2, 3. Okay, dahan-dahan natin. Ayan. Ayan na po ang aking room. So na-set up na natin ang ating room. So ang gamit nating unit, ayan po ang ceiling. So ang gamit nating unit right now is split unit na aircon type. O, diba? Malakasan. Then, eto, may ito yung gagamitin ko sana itong lalagyan ko ng blocking para at least kahit pa paano may privacy tayo ng konti. And then, dito nakalabihan ating mga shoes sa iba. Yeah, sa iba, yung mula gabahin natin. So, yan yung, dito tayo gagawa ng parandaan natin yun, guys, ha? Then, meron tayong pa-table. Yes, study table. Diba? Socially, may carpet. So, dito ako nag-aaral. Dito ako mag-work. Ito talaga. Lagi ko kasi talaga ang ginagawa yung gusto ko sa sarili ko kwarto. May study table ako. Kasi alam niyo na kailangan natin mag-aral. Kailangan natin explore. Minsan, we're doing something. Then, if you wanted to go to relaxation, yun, dito tayo sa sofa bed. So meron tayong pa sofa bed right now, existing to dito sa bahay na to. So meron tayong, pwede kayong mahiga dito kung may guest ako, pwede dito, di ba, upuan, kwentuhan. Tapos meron tayong isang portable table, pwede sa tea, di ba, for sa coffee. So you can dive in here, di ba? So let's go from another side. Ito may mga available na itong existing na rack para sa mga siguro collection stocks natin or mga bagong shoes. Mga ganon, kung magkakaroon. Tapos ito yung ating mga plancha. Ito yung traveling bag kong isa. So, nandito yung mga lumang damit. So, ito yung lumang Durabox dito. Ginamit ko pa rin para lalagyan natin ng mga KK kit. Example, yung mga personal. Mga toothbrush, toothpaste. Ayan guys, so, mga shampoo, sabon, lotion. So, ayan. So, meron tayong lalagyan, di ba? Landing area. Tapos meron tayong paorasan, of course. And ang ating mga pa-mirror. Okay? So meron din tayong, ito yung assemble ko na ano, na dress wardrobe. So ito ang aking walk-in. No, walk-in talaga, di ba, social? No, this is just what you call it, wardrobe. So dito lang din ito ang ating mga damit. So ayan guys, ang ating mga damit. So alam niyo naman, OC. So talagang sunod-sunod yan guys, from sando to t-shirt to polo shirt to polo, to long sleeve, yan yung dulo, mga pantalon. Tapos sa baba, meron tayong mga existing na blanket, baka may mga bisita, makatulog, kahit hindi, diba? So, this is the hotel. Ito yung bagong hotel na tutuloyan namin for the meantime. I don't know how many months, maybe 3 or 6 months siguro yung contract na to. Ito yung walling ko. So, meron to dito. Ito, pinagpatong ko lang to existing kasi ito yung drawer. So, ayan, may tatlong drawer para sa ating mga special things. Then, meron tayong pa, ayan, di ba, may pa-design talaga na ganyan. So, nilalit ko lang siya dito para mag-lip up, para maging parang partition also. So, nagkaroon siya ng lalagyan ng coffee, water, some stocks, snacks like that, and then ang ating charger. And, ang pinakahantay ninyo lahat, guys, ang ating bed. Ito na ang ating bed right now, ayan, di ba, guys? So, I hope, ayan, so, pakita ko sa inyo, ha? Yan ang ating bed.
So, nakita nyo kung paano kung minagic at paano natin inayos. So, mamaya magkakaroon pa rin ng partition wall para mas maging may privacy ng konti pag nagbibis tayo, hindi naman tayo nakikita. Actually, nagbibis naman tayo sa loob ng toilet eh. At least sometimes, di ba, pagka dumadaan, so at least mayroong konting privacy. So, this is it. This is the receiving room, main door, ayan, two rooms. So, now, nagtatlong room na siya, di ba? So, okay naman yan kasi mga Pilipino naman kami. Saka usually hindi naman kami tumatanggap ng bisita kasi meron masiguro pa minsan-minsan. Pero hindi yung kagaya ng example Alatul. Kasi meron naman akong apartment for that. Meron tayong apartment sa labas na inuupahan for that matters. Okay? So I hope. Kumbaga ito yung private room ko. May private talaga. Siyempre, kailangan may privacy. Ito yung tinitawag natin executive room. Di ba? Tapos meron tayong pang friendship room, di ba? O, at least, okay na siya. So, right now, this is it. Guys, I hope you like it. And, ayan, sa dami kong binuhat. Actually, konti na lang yung mga binuhat ko ngayon kasi damit-damit lang yun saka mga gamit sa kusina. And, so far, so good. Okay na, konti na lang yung bubuhatin ko. Siguro yung nilabang ko kanina saka yung konting mga gamit pa doon na kukunin. So, guys, thank you for tuning in. Don't forget to like, share, subscribe. And don't skip my ad. This is Lira Reponitan, Life Change OFW Journey. So, enjoy lang tayo, guys. Bye-bye! Lagi,